Morning mga bro. Time check tayo, anong oras na? 7:13 AM. Yan, so kahapon dumating na yung rack M monorack bracket natin para sa top box. So, naikabit ko na siya. Inabit ko na rin kahapon. Kasi lagyan ko na rin siya ng base plate, yung universal. What I mean yung ano, universal siya para sa mga GV na original na boxes. So bago ko i-review or ipakita sa inyo yung final look nung nilagay natin na rack M monorack bracket tsaka yung base plate, pakita ko muna sa inyo kung paano ako inabit. So shoutout kay Rack M, napaka solid talaga ng bracket niya. Rack M lang malakas. Ito na yung gagabit nating top box bracket para kay ADV160 Rack M monorack. Yan, tapos pag nakabit na natin tong top box bracket, kabit naman natin tong base plate. Yan, ito yung kabitan mismo ng top box. So GV na universal na base plate to. Ganito rin yung gamit ko kay Beach at iClick. So itong Rack M natin, nabili ko siya ng 3,600 sa Shopee. Nalike yung link sa description kung gusto nyo umorder nito. Ang ADV160 lang to. Hindi siya pwede sa 150, magkaiba yung ano niyan eh, yung butas niyan, hindi magka-line. Made in steel siya, bakal, purong bakal. Steel plate, round bar, tapos ito 1x2 to 1x4. Kapal oh. Ang napansin ko dito, wala na siyang fiberglass na balot dito sa loob. Yung kay Click ko kasi na special edition meron nun. Feeling ko dahil yun sa para ma-lessen yung weight nito. Masyado na kasi mabigat to eh, kung lalagyan pa nila ng fiberglass na balot dito sa loob, mas bibigat pa. Ano to eh, 4 na kilo. Ayan sya, nakalagay ADV160. Tignan natin to. Tapos meron sya ditong feeling ko spacer to. Ayan, dalawa. Yung kabila kasi may built in sya na ayan o, parang spacer. Check na lang natin mamaya kung maglalagay tayo ng spacer o hindi na. Ang ganda ng pagka-finish niya, yung paint job. Walang kahit anong dent. So solid din yung pagkakabalot. Yung delivery niya, ay Devin Shop. Walang damage, walang paint chips. Tapos meron din siyang kasama nito. Ito yung ilalagay mo sa top box bracket. Ito kung lalagay ka ng base plate. Para kung gusto mong tanggalin yung base plate, hindi madadamage yung pintura ng top box bracket. Sama rin sya nitong sa ilalim, pang ilalim. Ang dalawang flat bar. Hindi ko lang alam kung nagkulang ng padala. Yung kay Click kasi apat eh. Pero may kasama syang dalawang washer. Feeling ko ito na ilalagay mo sa kabilang side eh. Kasi apat yun. Ganito raw yung position. Ayan. Ah, nakaganyan sya. Palasin na natin itong grab bar natin. Ito. Itong apat na bolts na to. 12mm socket. Itong grabber natin, parang feeling ko plastic to eh. Oh, plastic siya na makapal. Check pala natin to. Ah, parang same lang, no? Same lang. So ito, ang kabila, wala, flat. Yan, stock yung gagamitin natin. Untight ko muna para makita ko yung fitment. Okay, kailangan natin ikabit to. Itong dalawang nut na kasama niya dito sa ilalim nitong dalawang side. Kasi hindi mo maiikpitan yung stock na bolt eh. Hindi siya umabot. Kailangan natin ilagay ito.
Ngayon, palaman natin siya dito sa ilalim. Try ulit natin, hand tight. Kung lapat na, lalapat na yung bolt. Yan, mas lapat siya. Yan. Lapat na tong dalawang to. So, kailangan talaga ilagay yung dalawang nut na kasama. Ito, okay na to. Ma-check rin yung alignment. Okay naman. Ganda na alignment to. Pantay na pantay. So, double check nyo yung pag-align niya bago nyo siya higpitan. Hilahin ko lang pabalik. Yan, okay na. Pwede ka na siya higpitan. Saktong higpit lang. Opya. Okay na yan. Hindi naman na kakalas yan. Kung sakto yung puwan, no? Nakasabit-sabit. Ah, ganyan na itsura niya. Pagka wala pa nung base plate. So, wala mo kayong bahala kung maglagay ng top box. Okay din to, oh. Maporma siya, eh. Parang humaba yung puwit ni ADV. Humaba siya, tumulis na. Ayan, mahaba na siya. Ganda, Rock M. Nakabit naman natin itong GV na base plate. Ang model niya ito, MP60N. Ito rin yung gamit ko nga kay Beach at kay Click. Ito yung mga kasama niya na bolts and nuts. Ito yung panlagay dito. Setup muna natin. Masiguro pa ganito yung gagawin ko. Tapos ito. Ito yan. Sakto nyo lang doon sa butas ng rakem nyo. Mga bolts nya yan. Lagay nyo yung washer. Ano to? Stainless to. Stainless bolts sa stainless washer. And dito. Ganyan. Tapos ilalagay natin to. Ito, ito yung provided ng Rock M na parang cushion para pag gusto mong tanggalin yung base plate, hindi siya madadamage. And i-fit na muna natin, tapos tabasan natin yung mga excess. Just adjust nyo lang hanggang sa makuha nyo yung perfect na alignment. Yan, okay na siguro to. Guhitan ko na lang to ng ball pin. Tatabasan ko. Gupitin ko na lang pag ganun. Siguro disang diretso na lang. Yan. Ganyan na may itsura niya. Parang ano na talaga siya. Parang cushion. Protector para dito. Kabit na natin to. Ito yung kasama sa rock cam. Lagyan natin sa ilalim na part. Sa kabila. It's sa ibabaw. Tapos washer at nut. Kabit ko na lang, ah. Hindi ka mababago yung angle. Tapos yung dalawang kasama niyang washer. Sakto lang dito. Kumbaga mahihipit mo siya. Mayan na, pakita ko na lang mamaya. Bali ganyan, dalawang washer. Tapos nut. Dalawang washer, tapos nut. 5mm na Allen key dito. Tapos 10mm na isa nut sa ilalim. Pag okay na alignment, nais nyo napantay na tuwid na tuwid, pwede na higpitan. Sakpang higpit lang. Yan, bali ganyan na itsura nya. Ayan yung dalawang kasama ng rakem. Set yung washer. Yung sa paghihigpit, tekniko dito, pagka nag curve na tong mga sides, okay na yun. Parang mahihila kasi yan, eh. Yan, yan. Nag-curve na siya. Nakikita nyo yan. Magka-curve yan. Huwag ka ganun. Okay na yan. Yan, okay na. Yan,
Yan, okay na yan. Mahigpit na mahigpit na yan. Hindi na yung gagalaw. Finishing natin, kabit na natin to. Yan, para may mga clip lang yan. Ito. Mga sides. Bend nyo lang ng konti, tapos okay na. Tapos itong dalawang maliit na tornilyo. Saktong higpit lang din. Yan, okay na. Manantanggal yan. Test fit naman natin itong top box natin. GV Bold Adventure. Yan, sakto. Natin kay click. Din. May bit. Yan, basta pare-pareha sila ng base plate, interchangeable sila. Check natin pag center stand. Galing hawakan, no? Medyo maano nga lang to. Medyo matalas siya ng konti. Pero pag naka-gloves ka, may namang problema yan. Parang medyo ano siya eh. Hindi siya covered kagaya ng stock. Medyo makakapal yung ganun. Oh, pero madali siyang i-center stand. Madali siyang hawakan eh dito. Actually kahit di ba kumuhawakan to, alalay lang to eh. Alalay mo lang na ganun. Yeah. Importante yan, tapakan mo. Ano, ayan na yung Rock M top box bracket natin, Rock M monorock, tsaka itong GV base plate. Yan, kumaba yung put na ADB. Ayos na, kumaba siya oh, haba niya tingnan. Ganda. Ayos na. Ito pala yung GV base plate na nabili ko din sa Shopee. Ito, 800 pesos. Lagay ko rin yung link sa description. Tingas na, oh. Ito yung Rock M na monorock. Matagal ko nang gamit yan, actually. Kay Honda Beat, 2018 yata yun. 2019. Nung bumili ako nun, Rock M bracket. Para kay Honda Beat. O yung ano pa yun, version 1 pa yun, wala pa sila ng special edition. Tapos nitong parang last year, kay Honda Click naman, nakabili na ako nung bago nila yung special edition. Kaya nakita nyo naman, pinakita ko naman eh. Nakakabit kay Honda Click. So kaya Rakim ang pinipili ko kasi tested ko na yung quality talaga nyan. Since kay Honda Beat pa lang, talagang matibay siya. Hanggang ngayon, buo pa yun eh, yung kay Honda Beat. Okay na okay pa, wala pong bumibitaw sa welding. Kasi napaka-solid talaga ng pagkakagawa. So, well-built. Kaya syempre, hindi na ako lumipat ng ibang bracket. Rock M na lang. Kasi tested ko na yung quality eh. Tapos yung usability naman ng top box. Siyempre, okay na okay yan. Kasi, halimbawa, mailigay mag-long ride. Pwede yung paglagyan ng gamit. Or halimbawa, may hatid kayo. Pwede yung ilagyag yan ng helmet. Pag may top box na nakalagay, yun, pwede lagay helmet doon. So, luggage siya talaga, luggage carrier, pero pogi siya no, kahit walang ano, kahit walang top box. As in, kung gusto niya na ano lang pang forma, mukha nga siya tingnan eh, ADB. Kung wala nang top box, wala nang base plate, ang ganda niya tingnan eh, tumulis talaga yung puwet na ADB. Kaya kaya na bahala kung trip nyo lagyan ng top box. Pero kami ni OBR kasi kailangan talaga naman yan. So gagamitin namin ito sa ADB sa mga long ride namin. Yun, hindi ko naman sinasabi na pangit yung pang long ride si Honda Beat or si Honda Click. Kaya naman eh. Actually, nailiw namin yung dalawang motor na yan eh. Kasi mga malalayang lugar din. Mga 200 kilometers plus. Mga pinag long ride na namin dati kay Beat at kay Click.
Okay naman siya, sana yan lang. Ang difference ng kay ADV talaga yung comfort level. Kasi syempre power din, mas malakas ang torque nito tsaka horsepower. Mas magaan manakbo, kumbaga. Pero kaya naman setup pa ng sa panggilid yung Honda Beat at Click. Or kung medyo may budget kayo, pwede kayo magpakarga ng makin eh. Gusto niya na malakas talaga. Dito ulit tayo. Dito lang tayo mag-iikot-ikot. Sarap dito eh. Lamig eh. Lamig dito. Ito, tingnan nyo. Patas na to eh. Parang bundok na siya eh. Kaya talagang malamig. Okay na okay sa INEB dito eh. Mga rough road. Hindi mo gaano ramdam yung lubak talaga. Maganda yung absorption niya sa lubak. Kaya tama-tama ito pag maglo-long ride kayo. Kahit anong klase ng daan, mas comfortable eh. Yan yung comfort level. Kaya syempre, dahil naka-naked handlebar siya, napakaganda ng riding posture mo. Tuwid na tuwid. Hindi ka nakayuko, hindi ka naka kung ano man na yung para attack position. O talagang relaxed position. So, napakaganda ng ergonomics niya. So, ito pala ang side mirror natin yung napansin nyo. Binago ko yung ano nyan. Binago ko ulit yung position. O, siguro kung natapos nyo yung last vlog ko, nakita nyo. Pinakita ko yun sa last part nun eh. Pinagpalit ko yung ano nya, eto. Itong, tawag dito. Yung ball joint. Yan, pinagpalit ko. Para nakaganon siya, nakaganon yung korte. Tapos siya, yung position niya, mas nakababa siya ngayon. Ngayon, ito, personal preference ko lang to. Mas nagustuhan ko yung itsura niya sa camera. Mas, para mas okay para sa akin. Pag nakaganyan, ganyan ang position. Tapos yung bar end ko na nakakabit, ito yun eh. Tinanggal ko lang yung ibabaw na part niya dito. So, saktong-sakto pala itong stock bar end. Pwede mo siya ikabit dito. Tama-tama yung ano niya. Yung parang butas niya, saktong-sakto. Yan o. Meron niyang diba naka-housling ganun. Saktong-sakto dyan. Ito ano to eh. Pang YCF na bar end weights. Yan, kinuha ko lang yun. Tinanggal ko lang yung ibabaw nito. Yung parang kabilang part niya. Tapos kinibit ko na yan yung stock. Ayan, wala na siyang vibration. Tapos sumaba na siya. Hindi ko na kailangan magpagawa ng ano na. Fabricate ng spacer. Mas mababa na siya ng konti eh sa ano natin, side mirror, or sakto lang, parang pantay lang. So okay na ako dito. Hindi na ako magkailangan fabricate. Ano, napaka-solid. Sumagay siya. Tsaka yung pag tinitingnan ko siya sa camera, mas nagustuhan ko yung itsura niya. Ngayon lang, mahaba na talaga yung manibel natin. Kita nyo. Haba na. So compared dati na sa stock, hanggang dito lang, dagdagan siya ng ano, mahaba-haba na mga 2 inch siguro ay dagdag niya. Kaya ako sa singitan siguro masasanay din kayo. Sa una lang siguro ay maninibago. O, medyo naninibago pa ako eh. Tsaka hindi ko pa naman ito naisisingit sa traffic at hindi ko pa nailalabas ito ng national highway. Balik tayo kay Rock M tsaka kay ano, GV no? GV base plate natin. Ngayon na gusto mo kay GV, pwede ka makabili ng base plate lang. Base plate lang yung binili ko eh. O syempre magagamit yung dalawa actually yung GV box ko. Isa luma na. Kaya nung last year nagpalit kami nung GV Bold Adventure. So since interchangeable yung mga boxes nila, specific sa GV brand, ewan ko lang kung mga ibang brand ha, hindi ko sigurado. Pero definitely pag GV brand, interchangeable yon. Nakita nyo naman nung tinesting ko yung top box natin doon sa tatlong base plate. Napare-press lang naman na base plate yun. Pero nakita nyo na interchangeable talaga siya. Meron naman yung compatibility list pag inano yung product. Hindi ko lang alam mo meron yan sa Moto World mismo. Hindi na ako nakapagtanong eh. Hindi na ako nakapunta dun eh. May SM. Order ko na lang siya sa Shopee para less hassle din. And okay naman. Original talaga. So si Rock M, yung quality, ma-vouch ko yan talaga. 100%. Hindi niya pagkisisihan yan. Kasi sobrang tibay niyan. Pure steel. Ayun lang. Hindi ko lang alam kung ano. O wala ba talaga yung or dalawa lang ba talaga yung ano niya, yung flat bar. So yung kay Click nga nun, apat ang flat bar eh. Pero actually yung kay Beat walang kasama nun eh, walang kasama ng flat bar. So ang ginamit ko nun yung kasama nung GV box ko, parang double U siya na korte yung inilagay ko. Ewan, the Beat
Yung kay click na nabili ko, wala eh. Wala kasamang ganun. Parang ano lang, nuts and bolts lang. Saka yung mga panglagay dun sa faceplate, yung parang square. Pang ipit niya. So pati yung fiber na balot niya sa ilalim. Yan. Hindi ko rin sigurado kung wala na talaga yung kay ADV 160 na version. Kasi yung ADV 150 na version, nakita ko sa mga ratings na sa Shopee, meron siyang coat sa ilalim ng fiberglass. Ayun lang, hindi ko sigurado. Pero kasi napakaganda ng pagkakagawa niya. Sulit na sulit. Tsaka yung kay Devin Shop, ang ganda ng packaging. Hindi talaga na damage yung item. Walang paint chips, walang kahit anong naging problema. Baba pa ba tayo? Actually, pwede na ako umigot dito eh. Okay naman ah. So, punta muna tayo ng wakeboard. Babalik na ako. Saka ako sa inyo papakita. Puna natin ang maganda. Ito na tayo sa subdivision namin. Medyo matagal yung biyahe naman. Layo din pala nun. Nasa 10 kilometers. 10 kilometers plus. From dito sa amin, papunta dun sa may papuntang Puning, Sapang Bato. Wakeboard gaming. Tingnan tayo sa kabilang side para makita nyo rin yung wakeboard mismo. Maganda view. Ayan yung si ADV with Rock M Monorock. Ang ganda no. Parang balansi na siya ngayon. Madulis na yung puwet niya eh. Ayan, yung nose natin, bumagay din. So, nose cover, tapos Rock M Monorock. Ganda. Okay din yung base plate oh. Sumaba pa siya ng konti. Sa harap, ganito itsura niya. Ayan, ganyan. Ganda, no? Humaba siya. Tumulis. Ganda ng quality. Rock M. Rock M on rock. Sa likod yan, ganyan. Mahaba oh. Mahaba talaga siya. Ito pala yung wakeboard. Ayan oh. Parang naglalaro ngayon mga kape. Ay, meron din pala siyang freebies na snapback. Ganda oh. Picture namin yan ni OBR pagka nakalabas kami. Mag-pictorial kami. Ganda oh. Solid. Snapback. Ayan, napaka-solid ng quality. Rock M. Matas itong GV natin. So, yung link, lagay ko na lang sa description. Kung gusto nyo umorder ng Rock M Monorock. Tsaka yun, yung GV na base plate. Kung may GV box kayo. Ayos na ayos. Alas kompleto na, na. Parang maswala na kung kailangan i-upgrade eh. Pogi na agad eh.